Good morning mga guys, it's 1 o'clock in the morning. Kayo po ay nandito ngayon sa Tabora. Update lang po tayo kung anong mga fruits ang pamibili natin dito sa Tabora. At syempre mga guys, welcome to our channel. Paki-like, share and subscribe lang. At kung meron kayong comments, paki-comment lang below. Paki-click na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago nating video. Tayo po ngayon ay nandito sa Tabora. Makikita nyo rito, as you can see, ang uso o ang mabibili natin ngayong prutas dito sa Tabora ay suha. Ayan, nakita nyo napakaraming mga sakong suha. Yan po ang laman ng Tabora ngayon. Ang isang sako po ng suha ay depende sa mabibili nyo. Meron 1,004, 1,002, meron din naman 1,000. Isang sako po yun. So, depende na po sa inyo kung ano yung magugustuhan nyo. Kung ito ba yung malaki, yung medium, o yung small. Kasabay po ng suha, meron ding mga dalandan. Mamaya, dadaanan natin yung dalandan at tignan natin kung magkano yung benta nila ng dalandan. Mga dalandan, ng dalandan. Matagpuan po natin ito doon po sa harapan ng Divisoria Mall. Naroon po ang napakaraming nagtitinda ng mga dalandan. So, pupuntahan po natin. Guys, ang kinuha natin ay yung isang klase ng dalandan, yung batibot kung tawagin. Ito yung pinakamaliit na dalandan. Pero mas malaki naman to sa kalamansi, kahit yung pinakamalaking kalamansi. Ito yung basta, ito yung pinakamaliit na dalandan. Ang halaga nito, ang kilo nito, kung mura, 10 pesos hanggang 15. Pero kung nagkakamahalan, ay nagkakahalaga ito ng 18 pesos hanggang 20 pesos ang kilo. Ang susunod dito, yung medium size, ang kahalaga naman ito ng 24 pesos. At yung large, 26 hanggang 28 per kilo. At dito niya makikita sa harapan ng Divisoria Mall. Tulad na nakita nyo, napakaraming sako-sako na dalandan yung itinitimbang dito. At tayo ay kumuha ng mga ilang sako. At pagkatapos naman ito, pupunta naman tayo dun sa may likod ng Divisoria Mall. Doon naman yung bilihan ng mga ubas, pansanas, pongkan. Meron din pongkan din, yung mga imported na pongkan. Pupuntahan natin po yung mamaya. Hapon lang. Ngayon pupunta naman tayo sa bilihan ng lemon at tingnan natin kung may pagkabago sa presyo. Noong nakaraan, nakuha natin ang lemon doon sa unang segment ng video natin ay 300. Tingnan naman natin kung magkano ngayon. Dalawa. 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 Dalawa.
Diyan lang tayo sa labirin. Hintayin mo lang ako doon. Mabing maayos. Mga guys, gaya na narinig nyo, ah, mas mababa ngayon ang lemon, 250. O, dati, dun sa unang segment ng video natin ay 300, 350 pa nga, pero ngayon ay 250. At na gaya ng makikita nyo, napakaraming lemon, kaya siguro napakamura ng lemon. Okay mga guys, ang pupunta naman natin ay bilihan ng ubas. Na apple, peras, kiwi, at tingnan natin kung makakuha tayo nito. Red log mo magano? Ano yung cost? Red log. 550 po. 550 siya. Kung maramihan daw, may discount. Kung maramihan? Oo. Oh. Ang dobre. Okay. Kung apat, magkano? Ang hinahanap po natin ngayon ay ubas. Yung red lobe, isang variety ng ubas ito. Ito yung malaki na may buto. At gaya nga nung narinig nyo, 550 ang isang box ito. Ang isang box ay kumitimbang ng 9 kilo or 8 kilo. At kumukuha ngayon tayo ng 4 hanggang 5 box. Tingnan natin kung makakabawas tayo. Pero nung nasa cashier na tayo, nakuha natin ito ng 520 o nakatawag din tayo ng 30 pesos. Pagkatapos ito, pupunta naman natin yung mga bananas noon sa Asuncion. Tignan nyo kung ano yung itsura ng Asuncion. Okay, pupunta na tayo sa Asuncion. Mga guys. Okay. Tapos na tayong mamili rito at pupunta naman tayo sa Asuncion Street. Doon tayo bibili ng bananas, yung senorita na bananas at yung papaya. Kaya yung papaya ko 41 lang nahanap. Sama mo na yung isa kong saging, di wala ko order, may isa na lang yun. 400 na lang yun. Mahinog sa ibaba. Ano? Pagkama kay ka, sabi ni kumaring pwede. Dami. Papaya dito na sa loob. Mga guys, ang bilihan niya pala dito ng bananas na senyorita ay per bag. Ang isang bag nito ay nagkakahalaga ng 500 pesos. At ganyan na narinig nyo, yung sobrang isang bag, binenta na lang sa akin ng 400. Kaya malaking bagay na rin ito. Dahil kung ito i-debenta natin, ang kilo nito ay nasa 40 pesos or 30 pesos, depende po sa inyo at depende rin sa laki ng senyorita na mabibili. Yung papaya na bibili natin dito ay per kilo. Ang kilo nito ay 30 pesos. Kaya kung i-debenta nyo naman, maaaring i-debenta naman ito ng 25 kalahati or 30 kalahati.
Kaya medyo maganda-ganda rin ang kita natin dito sa papaya. Ang dragon fruit o dragon fruits, merong 1-4, merong 1,000, merong 1-2, merong 1-6. Depende yan sa laki. Kaya kayo na rin ang mamimili. At kung kayo bibili ng dragon fruits, baka ingat lang. Tignan yung maigi, yung balat. Kung ang balat ay medyo may parang anay, wag na wag yung kukunin. At sigurado, ang nasa loob nun ay mga uod. Manlulugi lang po kayo. Kaya ingat kayo sa pagkuha ng dragon fruits. Ako kahit na matagal na kumukuha, dali pa rin ako nito dahil sa dami, hindi ko naman nakikita lahat. Pero kung kayo ay mamimili sa market at kung ito'y 1 kilo, 2 kilo lang, pakasuriin niyo maigi. At kung malambot, huwag niyo na rin kunin. Sigurado yan, meron umuwi. Okay guys.